Ito po yung Exodus of the Israelites from Egypt to the Promised Land. At ang lahat ng mga piyesta ng mga Hudyo, ito pa ay ginaganap in Jerusalem. Bakit po sa Jerusalem? Dahil po nandoon ang templo. At kasama nga nila ang Panginoong Jesus, he was 12 years old. At sa custom po, sa kostombre ng mga Hudyo, when a boy is in the age of 12, he is now considered a man. Totoo po na isang bata pa, but he is now considered a man. Kaya nga po, nakita natin dito that he was discussing with the teachers. Noon pong pauwi na sila ay hindi nila napansin na ang Panginoong Jesus ay hindi nila kasama. So makita natin ang kanilang party, ang kanila pong grupo ay may kalakihan sa bilang. And also we know that the Lord Jesus Christ, ang si Mary at si Joseph ay nagkaroon pa ng ibang mga anak. Kaya nga po si Jesus bilang isang panganay, akala nila ay kasakasama nila sa pag-uwi pagkatapos po ng Feast of the Passover. Ngunit napansin nila na hindi siya kasama. Kaya nga sabi po dito sa verse 44, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. Isang araw po sila naglakbay na hindi napansin na hindi nila kasama ang Panginoong Jesus. But then they began to search for him among the relatives and acquaintances. Ayan. Kaya po ang kanilang grupo kasama doon ng mga kamag-anak, mga kakilala. And when they did not find him, they returned to Jerusalem. Hindi po nakita ang Panginoong Jesus doon sa grupo, kaya po sila bumalik sa Jerusalem upang siya hanapin doon. After 3 days, they found him in the temple. 3 araw po siyang pinagkahanap at nakita siya sa templo. Ano pong ginagawa ng Panginoong Jesus doon? Sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. Tingnan natin na. That the Lord Jesus Christ was sitting among the teachers. Ayan. Kaya po, nakita natin dito ang Panginoong Jesus na nakikiupo kasama ng mga guro. Kaya nga tayo, kung gusto nating lumago sa ating kaalaman, we should be sitting with teachers. Piliin po natin kung saan tayo nakikisama. Dahil kung ikaw ay nakikisama sa mga tao na wala namang napupulot na maganda sa kanilang pananalita, ay natural lang po na wala ka rin namang mapapala, mapupulot. Eh tama lang na tayo ay magtawanan sa mga jokes. Kailangan din naman natin yan pan-relax. Lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na kapila sa mga tricycle, pilahan ng tricycle, ano, ay maraming kwentuhan yan, maraming kuntahan. At tama lang na tayo ay nagsasabi ng mga jokes para po malibang tayo sa paglipas ng oras. But the Lord Jesus Christ was sitting with teachers. At ano po ang kanilang ginawa ng Panginoong Jesus doon? Sitting among the teachers, listening to them. Nakikinig sa kanila. So what listening means? Ano po ang sabihin ng listening? Pakikinig. Alam niyo po, napakasimple na makinig. Pero kung minsan, when we are in an argument, habang nagsasalita po ang ating kausap, we are actively thinking what we should say next. We are thinking how we will build our argument. And in that case, we're not actually listening at all. Hindi talaga tayo nakikinig. Dahil ang ating mind processes, ang ating isip, ay nakatuon ano ba ang isasagot ko, ano ba ang aking sasabihin din. But when you're listening, you're not thinking what you're going to say, but you are giving all your attention to the person talking. Bakit? Because you want to understand. Gusto mong maintindihan ano sinasabi ng iyong kausap. And when you listen to a person that you respect, look at his face. Bakit po? Sa expression po ng kanyang mukha. There is the emotion. Alam niyo po, communication, hindi lang po patungkol sa words, hindi lang po patungkol sa salita. But there is also emotion involved.
meron pong kuminsan, the words is not enough. Ano po? Words is not enough. Kaya nga, when you look at the face, makikita mo doon, what actually is he saying? Ano ba talaga ang kanyang sinasabi? That's why when we are listening, when we are actively listening, we give all our attentions sa mga anak, sa mga magulang, kapag nag-uusap. Mas maganda po kung ibibigay natin yung ating buong attention. At alam nyo, nakakataba ng puso yan kapag nakikita ng ating mga anak na pinapakinggan natin sila. At madalas ako ay guilty dito dahil ako ay nagtatrabaho sa bahay at kaharap ko ang aking computer at kumisang lumalapit ang aking mga anak. Meron silang gustong sabihin. Ay kalahati lang ng aking attention mabibigay ko sa kanila dahil meron akong ginagawa. Ngunit napakaganda po, if we stop what we're doing and give our full attention to our sons and daughters, kung sino man po yung lumalapit sa ating may gustong sabihin. And when we give them our full attention, then, only then, can we fully understand what they're trying to say. And only then, there is true communication. Look at them in the eye. Tignan mo sila sa mata, ano ba yung gusto niyang sabihin? And then when you understand, do not judge immediately, but try to process what he's saying from his point of view. Ano ba yung gusto niya sabihin? Ano ba yung kanyang punto de vista? And when this happens, there is true communication. And when there is communication, there is true communication, there is acceptance. Tanggap po natin kung ano sinasabi. At ganoon niya po ang Panginoong Jesus. He was sitting with the teachers, not only that he was sitting with them, but he was listening to them. Siya nakikinig sa kanila. Sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Ayan ang napakaigi pa. The Lord Jesus Christ was asking the teachers questions. Ano po ba ang mabuti? What is good in asking questions? Sabi nga nung aking pinsan na madalas ay naaarkila sa kanyang pagmamaneho, sila ay siya po ay pinagdadrive ng van. Kuminsan na pupunta sila sa iba't ibang mga lugar. At mahirap kuminsan pupunta kasi sa lugar na first time mong pumunta doon. At kuminsan nawawala tayo, no? Kapag tayo nagdadrive, ay hindi na natin alam saan ba yung kanto papunta roon, papunta dito, yung hinahanap natin lugar, gano'n. Sabi naman ng pinsan ko driver, basta marunong ka magtanong, hindi ka mawawala. Tama po yan. Basta marunong ka magtanong, bilang isang driver, hindi ka mawawala. Ganun din po sa buhay. Ano po? When we know how to ask questions, then answers will come. When we know how to ask questions, then we will know the answers to the things that we want to know. Kapag tayo po ay nagtatanong, ano po ang pinapakita dito? Firstly, gusto natin makakuha ng impormasyon. So, nakita po natin ang mga taong mayroong pride, madalas hindi sila nagtatanong. Sabi niya, kaya kong hanapin yan, kaya kong hanapin, kahit hindi ako magtanong. Maari siguro, kung ikaw ay paikot-ikot na sa lugar na yon at naubos na 3 oras, mahanapan mo din naman yung hanapin mong lugar. But it will take you a lot of time and frustration. Pero kung nagtanong ka sana, ay di napakadali sanang nahanapan mo yung hinahanap mo. The same thing with life. The same thing with knowledge in life. Mga kaalaman dito sa buhay na to. We should learn to ask questions. And we know in conversations, when we ask questions, this only means that we are interested in the conversation. Tayo po ay interesado dun po sa pinag-usapan. So we must learn firstly to listen and secondly to ask questions. You know that questions are key to knowledge. Ang tanong, ito po ay susi sa kaalaman. Ano, alimbawa, meron tayong drawer kung saan nandun ang singsing na pinamana ng magulang na ito ay napakataas ang value. At dahil nga ito ay pamana at ito ay mataas ang value dahil mayroon siyang gold, ay kinakandaduhan ito. And you have no access to that valuable ring unless you have the key. Hindi mo makukuha yung sinsing na yon maliban na mayroon kang susi.
That's how valuable a key is. Ganun po kahalaga ang isang susi. And the same thing to knowledge, that the key to knowing, na ang susi po para sa kaalaman ay ang pagtatanong. Napakahalaga that we should learn to ask questions. Huwag po dapat tayong matakot magtanong. Ano po? At kapag wala naman tinatago yung ating kausap, ay dapat matuwa siya na tayo ay nagtatanong, because it shows that we are engaged in the conversation. It shows that we are interested to know more. At minsan, kung may sinasabi sa atin, we can clarify kapag hindi natin lubusan naintindihan. Kapatid, kaibigan, ang ibig mo ba sabihin ay ganito, ganito? At kung tama yung pagkakaintindi, sasabihin niya, oo, yan ang aking sinasabi. Pero kung hindi naman, sasabihin niya, itatama ka niya, sabi niya, ang ibig ko sabihin ay ganito, ganun, ipapaliwanag pa niya. So, by asking clarifying questions, you will fully understand kung anong ibig sabihin ng iyong kausap. Ganun din po sa ating mga anak, kapag lumalapit po sila, sabi nga ng aking anak kanina, Papa, bili nga tayo ng chinelas ko. So, sabi ko sa kanya, bakit na nasira na ba isa? Ba't tayo bibili? So, sabi niya, opo, nasira na po yung chinelas ko, kaya ginagamit ko yung chinelas ng kapatid ko. So, by asking them questions, bakit? Nasaan ba yung chinelas mo? Then, dun palang nga sasabihin, nasira na po. At sasabihin niya, sitwasyon, ginagamit ko na po yung chinelas ng kapatid ko. So, by asking him question, ay mas lubusan pa niya sabihin. Pero kung ikaw ay wala sa gana at sabi mo, ano, bibili na naman tayo. Bakit? Bili na lang ng bili. Ba't di ba naubos ang pera natin? So, nagalit ka na agad. Di ka pa nagtatanong kung ano yung sitwasyon. So, we should ask questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. I'm reading at verse 47. Ang mga tao po ay, they were amazed. Sila po ay nagtaka at his understanding and his answers. Ito po sa pagkaunawa at sa mga sagot ng Panginoong Jesus, because the Lord Jesus Christ was discussing with the teachers. Ano po? And when his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. Yan po. Kinakausap po ang Panginoong Jesus, Anak, sabi ni Maria, but ganito naman ang ginawa mo? Kaming ng ama mo ay we are in distress na naghahanap sa iyo. Siyempre, kinakabahan kami na naghahanap sa iyo. At ang kanyang sagot, why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? Kaya po, dito sa kanyang gulang na 12, ano po, ay nakita natin na alam na niya kung ano ang dahilan kung bakit siya pinanganak. That he must be in his father's house. That he has a mission in life. This is the Lord Jesus Christ. He was born for a reason. At alam mo, giling ng tagapakinig, do you think you were born also for a reason? Sa tingin mo ba, ikaw din ay pinanganak? May dahilan kung bakit ka pinanganak. That you are not, hindi ka tulad lang ng saging ano, na bigla-bigla ng susulpot, o kaya yung kabute na bigla-bigla ng susulpot, na parang walang dahilan. Ako ay naniniwala that God has prepared a life for each and every one of us. That God has predestined a life for each and every one of us. And it is for us to follow that design. Halimbawa po yung mga gumagawa po ng mga patterns, ano po, yung ating mga kapatid na igorot, ang mga ifugaw, ay, o kaya yung iba pang tribo, di po ba meron silang mga napakagandang mga tela na kung saan ito po ay gawa lang po ng kamay, using some tools, ano po, kung paano po sila maggawa ng mga patterns. At nakikita natin, napakaganda mga patterns na mga makukulay na mga damit. Nandiyan yung kulay red, kulay black, kulay blue, kulay yellow, at napakaganda ng design. Ngunit bago po makita yung design na yon, the design was already in the mind of the maker. That's already, the design first was already in the mind of the one making the cloth. Yun pong ating sinasabi, that God, before He created you, He already has a design for your life.
dati na pong may plano ang Diyos. That's why God said in His Word that God has predestined us. Na ang Diyos po, mayroon po siyang hinandang buhay para sa atin. Ito po ba yung buhay para sa ating kapahamakan? Hindi po. Ito po yung buhay. Sabi po sa John 10:10, that Jesus Christ came that we should have life and have it more abundantly. Kung misa po ay nadidiscuss po natin dito sa radyo patungkol sa bisyo. Sige nga po, kayo nga pong magsabi. Ano po ang magandang napapala nyo sa bisyo? Does that give you more life and life more abundantly? Yan ba ay nagbibigay sa iyo ng mas malusog na pangangatawan? Ikaw, kapatid, ikaw giling na kapaginig, ikaw ang sasagot yan. Mula ba nung ikaw ay nagbisyo ay gumanda ang iyong pangangatawan? Meron ba tayong mga bodybuilders o mga sportsman, mga boxer na nagbibisyo? Hindi po. Ito po ay nakakapagpahina ng katawan. But the Lord Jesus Christ came to give us life and life more abundantly. At tayo po naman sa ating pagbibisyo at sa iba pang mga bagay kung saan sinisira natin ang buhay natin. You know, it give us less and less of life. Ano? Halimbawa, naglasing ka, ikaw ay may hangover. So, paano ka makakapagtrabaho sa susunod na araw? Mahirap, ano po. At naranasan ko din po yan sa aking pagbibinata sa Manila noon. I was working sa computers, ano po. At naglasing kami nung gabi na yon. At kinaumagahan ako po, half day po na parang ako ay may sakit. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko nagagawin to. There's no wisdom. There's no wisdom in this. Magpakalasing ka sa gabi, tapos kinaumagahan ay may hangover ka nagtatrabaho. Napakahirap. Napakahirap. Why should you do that? Ano? Wala. Wala pong katwiran doon. It does not give you life and life more abundantly. Wala po. Eh buti nga, hindi ka na disgrasya nung gabi na ikaw ay lasing. Ay, nako. Alam niyo yung iba, hindi na humahabang buhay sa ganyan. So, the Lord Jesus Christ came that we should have life and life more abundantly. Pag-isipan po natin ang ating sineshare. Ano po? Ito po ay hindi po para sa akin. Ito po ay para sa inyo. So, thank you sa inyong pakikinig. This is Brother Raymond Sbal, the voice of Christian Unity. At palagi po natin dinidiscuss only the Bible. Wala po tayong inaangat na grupo na pananampalataya. Kaya po nagpapasalamat tayo sa inyong pakikinig, sa ating mga kapatid na Katoliko. Thank you for listening. Sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, thank you for listening. Sa ating mga kapatid na Baptist, mga born-again Christians, Pentecostals, mga Seventh-day Adventists, sa mga Mormons, at Edificada, Iglesia Edificada, at sa mga iba pong hindi ko nabanggit, ay pasensya na kayo, but this is our program and we are discussing the Bible here. Hindi po natin inaangat ang isang grupo ng relihiyon. It is only the Bible. This is Bible Hour with Brother Raymond Sbal. It is the voice of Christian Unity.